Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y maging tunay na tapat sa pag-ibig, sa pagsunod, katulad ng pag-aalay niya para sa ating kaligtasan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan niyo mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa
kung kayo'y nangangako. Huwag niyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalumpungan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nilang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa.
ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya din. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tamang-tama at napapanahon ang Ebanghelyo ngayon at malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus Nazareno. Walang paghihiwalay ng tao sa pinagsama ng Diyos. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus Nazareno. Hindi na natin kailangan ng isang abogado, isang matalinong tao para talastasin ang kalooban ni Jesus Nazareno. Nilalang niyang ang lalaki at babae. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ako ng Nazareno. Kristiyano ako. Alagad ako ni Jesus Nazareno. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kanyang sinabi tungkol sa sakramento ng kasal. Baliwala lahat ng prosesyon, nobena, pamamasan, sakripisyo, abuloy, anuman sakripisyo. Kung dito sa bili ni Jesus Nazareno, hindi natin siya kayang pagsang-ayunan. Ngunit nakakalungkot mga kapatid, dahil sa kagustuhan ng tao, at sinabi na nga ni Jesus Nazareno, nangyari na yan noong panahon ni Moises, dahil sa katigasan ng inyong ulo, nagpumilit pa rin kayo na paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Bago natin talastasin ito, mga kapatid, nais ko lang din pong bigyang linaw na hindi naman sinasabi ng ating Panginoon at turo ng ating simbahan na may mga pagkakataon talagang hindi na maaari. Nilinawin po natin yan. May mga pagkakataon na sa pagsusuri ng simbahan, may mga pagsasama na sa simula't sa pulpay, hindi naman talaga naging balido. Kaya huwag din tayong maniniwala sa mga tao na nagkukumbinsi sa atin, lalo na ng diborsyo, na ang turo ng simbahan, bahala ka na sa buhay mo. Kung ang napangasawa mo ay si Raulo,
Bahala ka na sa buhay mo. Kung ang napangasawa mo ay ganyan na lang ang ugali, lalo na halos bugbugin ka na araw-araw at patayin ka na. Nang napangasawa mo, eh talagang nuknu ka ng sinungaling at taksil. Hindi po sinasabi sa atin ng simbahan at ng Panginoon at maging si Jesucristo sa kanyang turo sa Ebanghelyo, may mga pagkakataon na nalinlang. Kasi naman siguro nung nanliligaw sa'yo, akala mo maginoo. Akala mo naman eh, napakatino. At alam natin yan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ibig sabihin sa mga ganong pagkakataon ay sinasabi na ng simbahan, manigas ka, bahala ka sa buhay mo, diyan ka na lang. Hindi po. Kaya nga si Papa Francisco, may mga pagkakataon na nais niyang linawin at ayusin ang mga prosesong ito. Dahil may mga pagkakataong hindi talaga nangyari ng ganap. Magkaiba po yun. Magkaiba po yung pinawawalang bisa at sabihing wala naman talagang nangyaring kasal sa simulat sa pulpa. At yun po, para sa simbahan, maaari. Dahil lalo na nalinlang ka. Pero magkaiba po yung isang araw nagising ka at sinabi mong parang hindi ko na siya gusto. Na para bagang nagpapalit ka na lang ng damit. At ayaw mo na, ayaw na niya, sige, uwian na, maghanap na lang tayo ng iba. Yun po ang tinututulan, yun po ang taliwas sa sinabi ni Jesus sa Sareno na huwag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. At sabi ko nga, napapanahon sapagkat alam natin sa bansa natin ngayon, ang ating mga kinatawan, naturingang kinatawan. Sana ipagdasal natin sa misang ito ang ating mga kinatawan. Matandaan nila, kinakatawan sila ng tao, hindi ng mga sarili nila, hindi ng kung anong interes. At alam naman natin, ang karamihan ng mga tao, mga Kristiyano-Katoliko. Ipagdasal natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno, sapagkat ang sakramento ng kasal ay salamin ng tapat na pag-ibig ni Jesus sa Sareno sa kanyang simbahan. Opo mga kapatid, hindi natin maikakaila, mahirap ang buhay pag-aasawa. Siguro nga sabihin na iba sa inyo, Father, kasi ang dali mong sabihin, wala kang asawa, wala kang biyanan, wala kang anak. Kaya ang dali mong sabihin, dapat di maghiwalay. Hindi po mga kapatid, sapagkat pare-pareho din naman po tayong pumasok sa isang sumpaan at kasunduan at tapat na pag-ibig. Gaya nga ng sabi ko, ang sakramento ng kasal, kaya nga ang tawag natin dito, sakramento, ito'y pagtitipan. Hindi ito kontrata lamang. Ang kontrata, pag ayaw na, pag may nilabag, pwede nang kansilahin. Pero ang kasunduan, ang pagtitipan, gaya ng ginawa ng Diyos sa atin, buong buhay, habang buhay. Hindi sinabi ni Jesus sa Sareno, o makasalanan kayo, o sige, iwanan ko na kayo. Kaawa-awa po tayo kung ang pag-uugali natin ang naging pag-uugali ni Jesus Sareno. Taksil ba kayo? Sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po. Kaya nga ang lakas ng loob natin magparito, lalo na tuwing Biyernes at Linggo, sapagkat alam natin bagamat tayo makasalanan, bagamat tayo nakakalimot, bagamat tayo lumilihis ng landas,
nananatili siyang tapat, nananatili siyang nagmamahal, nananatili siyang nagpapatawad, nananatili siyang kasama natin. Mga kapatid, ang tunay na deboto hindi lamang humahanga at bumabaling sa pag-ibig at awa at katapatan ni Jesus sa Sareno. Ang tunay na deboto, naniniwala siya na ang pag-ibig na dumadaloy mula kay Jesus sa Sareno ay dumadaloy din sa atin. Kung hindi na tayo naniniwala sa kapangyarihan ng katapatan, para baga rin nating sinasabing hindi tayo naniniwala na makapangyarihan ng katapatan ni Jesus sa Sareno. Pag madali tayong sumuko sa buhay, para na rin nating sinasabing hindi maaasahan ang biyaya ni Jesus sa Sareno. Kapag madali din nating sukuan ng ating kapwa, para na rin nating sinabing hindi totoo at makapangyarihan ang lakas ng Nazareno. Nung isang araw, di po ba, ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Rita de Casia, ang patrona ng mga imposibleng kaso, katulad ni St. Jude, ni San Judas Tadeo. Dahil sinasabi natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible kay Jesus sa Sareno. Kaya nga hindi tayo napapagod pumunta sa Kanya. Hindi tayo sumusuko magdebosyon sa Kanya sapagkat walang imposible sa Diyos. Pero nakakalungkot, ang lakas nating magsabing walang imposible sa Diyos. Pero sa buhay natin, ang bilis nating kumalas. Ang bilis nating magbago. Ang bilis nating mang-iwan. Ang bilis nating maniwala na hindi na posible ang katapatan, lalo na sa buhay pag-aasawa. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin ngayon. Opo, inaamin natin. Kaya pagdasal natin ngayon ang mga mag-asawa na sa sandaling ito, baka nagsimba ka dahil dumadaan sa matinding pagsubok ang inyong buhay pag-aasawa. Pagdasal natin ang magkaroon ng paghihilom, pagkakaunawaan, pagpapatawaran. Huwag kayong matakot, dumating ang puntong kailangan magpatawad, kailangan magsisi. Hindi totoo na ang isang buhay mag-asawa, eh talagang lahat maganda at maayos. Darating ang puntong kailangan mong magpatawad. Kailangan mo magsisi sapagkat diyan masusukat ang tunay na pagmamahal. Kaya nga hindi po ba sa krus, pinatawad tayo ni Jesus sa Sareno at doon niya ipinakita sa atin ang tunay, wagas at tapat niyang pagmamahal. Pagdasal natin ngayon ang mga bata, sila ang laging biktima kapag may naghihiwalay. At kapag nangyari na mas madali ang paghihiwalay, mas maraming mga bata ang masisira ang buhay. Mas maraming mga tahanan ang mawawasak. Mas maraming kinabukasan ang masisira. At ipagdasal din natin ngayon, kung meron mga nagsisimba na nagbabalak magpakasal, sana mawari mo, hindi ito bugso ng damdamin. Hindi dahil type mo lang yung taong ito, hilig mo, maganda, pogi. Hindi dahil nabuntis na, hindi dahil nagkasubuan na, hindi dahil nakakahiya kung hindi matutuloy. Mga magulang, huwag niyong pilitin. Ipakasal dahil nabuntis na lang. Hindi ho yun ang solusyon, kaya lalong gumugulo. Sana sa mga ikakasal, kanilang tunay na pag-aralan, suriin at higit sa lahat, ipagdasal. Sapagkat
ang kanilang papasukin ay isang sakramento. Sabi nga ni Santiago sa unang pagbasa, yung sumpa. Alam nyo, sa wika natin, yung sumpa, dalawang ibig sabihin, pangako. Diba? Pag sinabing sumusumpa ako, kaya sabi ni Santiago, huwag ka nang sumumpa. Sabihin mo na lang, oo, kung oo, hindi o hindi. Ang isa rin ibig sabihin din ng sumpa, di ba, kamalasan? Sinusumpa kita, di ba? Pag napapanood natin sa pelikula. Kaya tuloy, minsan, ang kasal, sumpa ba na pangako o sumpa na malas? Kung hindi mo pinagdadasalan, kung hindi mo pinag-aaralang mabuti, hindi mo itinatalaga muna sa Nazareno sa Diyos, nagiging sumpa. At kung ito'y dinadaan mo lang dahil sa hilig mo, magpapalit-palit ka man, nagpalit-palit ka lang ng sumpa. Kaya't mga kapatid, ipagdasal natin, tayo na nagsasabing deboto tayo ni Jesus sa Nazareno, nawa ang katapatan, ang pag-ibig niya, at ipagdasal natin ang ating mga kinatawan, nananawagan ako sa ating mga pinuno, lalo na yung mga nagsasabing Katoliko sila, Kristiyano sila. Huwag nawan mo sa nawa na yung mga bumoboto para sa diborsyo, makita ko dito sa Quiapo at magsabing deboto sila. Sana pag-isipan muna nila kung talagang deboto sila. Sapagkat kung tunay kang deboto, tunay kang Kristiyano, pahalagaan mo at malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus sa Nazareno na ang pag-ibig ng mag-asawa ay salamin ang pag-ibig ng Diyos, na ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayin ng tao. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na po ang Jesus sa Nazareno, salamat po sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. Salamat po at ipinakita niyo sa amin na anuman ang mangyari, naririyan kayo, handang magpatawad, handang umunawa, handang tumulong sa amin. Itinatagubili namin sa inyo ang mga mag-asawa, lalong-lalo na ang mga dumaraan ngayon sa pagsubok. Lalo-lalo na ang nagsasabuhay ng kanilang katapatan at pagmamahal. Itinatagubili namin sa inyo ang mga naghahanda sa pag-aasawa na kanilang mawari na ito'y mahalagang bukasyon at misyon sa buhay. Mahal na po ang Jesus sa Nazareno, tulungan niya po ang aming bayan upang lalo naming maipakita ang aming pagsunod, pagtitiwala sa inyong kapangyarihan at pag-ibig. Mahal na po ang Jesus sa Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus sa Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao.
Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan na iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambalan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito,
Sa ngala ng Panginoon, Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Tuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang tunay na anak ng Diyos, naniniwala sa kapangyarihan ng katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't sama-sama tayo ngayong ubawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapalangit
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagiging tapat. Patawad po kung pinangangalandakan namin kami deboto, kami mga alagad mo, pero hindi kami tunay na sumusunod sa inyong kalooban. Patawad po, Panginoon. Ituwid niyo po kami. Liwanagan niyo po kami. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, tapat at walang maliw ang kanyang pag-ibig at awa sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Buong Jesus,
Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang sa senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para sa pagkapatuloy po ng paglinis, pag-ayos at paggawa natin sa simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan at regular na tumutulong buwan-buwan sa mga parokya at institusyon na mayroon din po mga programa para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang sakramento ng kasal ay salamin ng pag-ibig ni Jesus Nazareno sa kanyang simbahan. Ang tunay na deboto naniniwala sa kapangyarihan at katotohanan ng wagas na pag-ibig na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang tapat na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.